Alam nyo ba, lately, ang hilig ni Kitty magtapon ng mga toys niya. So, sinearch ko, normal lang naman daw sa age niya na nagtatapon talaga. Exciting new skill pa nga. So, nagbasa-basa ako kung ano bang magandang approach pag dumating na sa ganitong stage ng mga toddler natin. So, first, be calm and don't overreact. Actually, totoo yun kasi minsan pag over yung reaction ko, parang mas nai-excite siya and inuulit-ulit niya pa talaga. Second is communicate and give them choices. So, hindi lang pala enough yung pagsabi ng no, don't do that. Mas okay kung i-explain natin sa kanila bakit hindi okay yon and ano yung pwede nilang gawin. So, for example, pwede nating sabihin na toys are for playing. We don't throw them kasi they might break. O let's shoot them in the basket na lang instead. Kapag inulit pa rin, bibigyan na natin siya ng consequence. So, for example, sasabihin natin na itatabi ko na tong toy mo, next time mo na itong malalaro ulit. Tapos, repeat the process na lang. Tiyagaan lang talaga. Grabe, ibang level na talaga yung S ni Kitty ngayon. Simula nung nag-1-year-old siya, doon na nag-start yung mga temper tantrums niya. So, nagbasa-basa ako, paano ba yung magandang approach pag nagaganon ng mga babies natin? So, first, we have to understand na kaya lang sila nagkakaganon kasi meron silang needs or desires na hindi nami-meet. Kaya ang first step natin is to find out bakit siya upset. Second is papakalmahin muna natin sila bago natin sila kakausapin. Sa amin ni Kitty, ang pinaka-effective na way is counting 1 to 10. Ito yung example. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayaw mo na mag-eat. Oh, halika na. Once kumalma na sila, pwede na natin silang kausapin na normal lang yung nararamdaman mo and it's okay. Pero yung hitting and throwing, hindi yun okay. Ito ko nga pala siya natutunan. Bale, storybook siya pero sa likod may tips for parents. Aside sa angry, meron din silang book sa scared, shy, and worried. First time ni Kitty magsulat sa wall. The art? The artist. Blue. Good job. Hindi ako nagalit kasi washable din naman yung crayons na ginamit niya. Pero pinakita ko sa kanya na kapag gumagawa tayo ng mess, dapat nagki-clean up tayo. So next time kapag naulit-ulit, siya na yung ipapa-clean up ko. Binigyan ko rin pala siya ng malaking next paper. Time, sa paper na lang magsusulat, okay? Next time, ha? Oh, your turn. Bising-bising naman kumain ng buhok si Inzay. Abaw! Okay, saya nang kinakain mo. Ito na lang. Nakapili kasi ako sa Shopee nitong veggie na pasta. So kung super picky yung babies ninyo and mahirap pakainin ng gulay, isa to sa mga ways na ma-incorporate nyo yung vegetable sa diet niya. So yung ginamit ko ngayon, ang flavor niya is tomato na pasta. Meron din siyang squash and red bell pepper and marami pang iba. Anyway, so ito yung usual na ginagawa kong pasta for Kitty. Nilagyan ko rin ng minced garlic sa dulo. Ready to eat na! Enjoy, Kitty! Kaso parang hindi siya masyado happy. Parang mas bet niya yung buhok ko.